Good morning po and welcome po sa ating araw-araw, buong araw na pagpapala sa ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, join me in this prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po sa napakagandang umaga at maghapon na ibibigay niyo po sa amin. Salamat po sa pabor, salamat po sa bagong lakas, salamat po sa inspirasyon ng iyong salita. Salamat, Lord, sa nag-uumapaw na blessing, Lord, na inihanda mo sa bawat isa sa amin ngayon at sa buong maghapon. We thank you, Lord. In the name of Jesus, amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, kamusta po kayo? Alam ko po na habang tumitindi ang init ng tag-init, ayan ako, talagang samot-sari ang ating reaksyon. Tama po ba? Kaya po, uminom po kayo ng tubig. Always cover yourself. Ganyan. Let's take care of one another. Yan, para po naman sa mga pagkakataon na tayo ay under the sun, ano, ay maisip po natin na tayo po ay nasa proteksyon ng ating Panginoon. Pero kailangan proteksyonan din po natin ang ating mga sarili. Ayan. So, ang ganda po ng topic natin ngayon. Medyo may konting hugot po ito. Let's talk about brokenness. Ayan. Pagka tayo po ay nag-uusap in a literal sense about being broken or yung brokenness, ano po ba yung pinaka-literal na ibig sabihin nito? Di ba pag sinabing broken, it's like basag. Ayan. O kaya man ay dating buo, pero hindi na buo kasi broken nga siya. Or pwede rin nating masabi na pirapiraso. Ayan, state of brokenness yan. Or durog. Or sira. Ayan. And I know one way or the other, tayo po sa ating pagharap sa buhay na ito ay meron po tayong mga maikikwento o mga karanasan na one way or the other naranasan po natin, ano, na tayo ay, you know, maging broken, no, sa anumang aspeto ng ating mga buhay, no. Probably naranasan na po natin ma-disappoint. Yan, state of brokenness po yan, no. Kumbaga, meron kang gustong mangyari sa buhay mo, or meron kang, you know, meron kang pinaglalaanan, or meron kang inaasahan and it didn't materialize. Ayan, you're disappointed. Ayan, nasa state din po yan ng brokenness. Or probably naranasan po natin na ma-discourage. Alam niyo yun, yung parang bumaba yung ating esteem, no? Yung kumbaga na nawalan tayo ng gana. Ayan, na-discourage kasi tayo, no? Probably we are aiming at something, tapos may mga hurdles or may mga hindi umaayon na mga circumstances sa buhay natin. Yun, so nakaka-discourage, di po ba? Or probably naranasan mo or naranasan ko na ma-reject or ma-abandon. Parang ganun, ano, yung kumbaga hindi ka accepted. Nako, ayan, nasa state of brokenness din po yan. Or pwede rin na ma-deny, di ba? You want something, tapos hinindian ka, o kaya man probably na ikaw ay, you know, you're pursuing these things and, you know, all access denied. Kumbaga, hindi ka nabigyan ng pagkakataon, okay? Or pwede rin yung parang napagkaitan. Ako, itong napagkaitan, medyo intentional ito, hindi ba? Yung talagang something is withheld from you. Kumbaga, parang, ano, dinamutan ka ba? Or, kumbaga, parang dapat yun sa'yo, pero hindi yun binigay sa'yo o hindi yun pinagkaloob sa'yo. Yan, napagkaitan. Or, you know, sometimes we feel so helpless. Yung alam natin na parang, you know, nalamdaman natin na walang tulong o wala tayong makapa around us na pwedeng tutulong sa atin or be there for us. No, ito yung mga literal sense, no, na you know we can feel these things one way or the other that contributed to our brokenness o yung feeling na broken tayo. At yung mga experiences na to, these are crucial in the way of receiving God, His Word, and yung mga promises ng ating Panginoon. In fact, sa pakikinig po natin ngayon at pagtunghay natin ng episode na ito, you know, yung state natin will really determine whether we will be better or bitter. No, yung pagtanggap mo ba, eh, mabuti ang pagtanggap mo o maiinis ka ba sa maririnig mong ito? Or will it be helpful to you? Or, you know, you'll just scrap this. Okay, so yung state na yon. And I pray that habang maikli lang itong mga devotional natin sa araw-araw na pagpapala,
nandun tayo lagi sa state of brokenness before God. No, hindi yun sa mga binanggit kong mga messy description, no, ng literal sense of being broken. But, you know, brokenness is, you know, yielding to God. No, yung submitted tayo sa ating Panginoon, yung bukas tayo. Kumbaga, yung fortified self natin, eh, wasak, sira, basag, para ang Panginoon makapasok sa ating mga buhay. Sabi po sa Psalms 51 verse 17 in the New King James Version, "The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. These, O God, you will not despise." Wow. So sa ating paglapit sa ating Panginoon, maganda naman, you know, na parang we are in control of our situation. Maganda naman din na, you know, parang kapado mo yung sarili. Pero di ba mas maganda na, you know, we lay down all our cards before God. Ang ganda rin na, you know, wala kang pagtatakip sa sarili mo. No, ang ganda rin na pag lumalapit ka sa ating Panginoon, nakikinig ka ng Word of God, at tatanggap ka sa ating Panginoon, yung bang talagang no holds bar, then ang Panginoon at ang kanyang salita na makapasok sa'yo. You're not justifying anything para sa sarili mo, hindi ka sumasangga, hindi ka pumipiglas, di ba? You're just simply broken. You're just simply, you know, laid down all your cards on the table for the Lord. No, parang wala ka talaga na pagkukubli sa ating Panginoon. And ito yung best, no, na makatanggap tayo ng mga instructions sa Panginoon, makatanggap tayo ng mga gustong sabihin sa atin ng Panginoon, be it correction, be it an encouragement, or instruction. Wow, pagka tayo po ay broken sa ating Panginoon, or bukas tayo sa ating Panginoon, yielded tayo sa ating Panginoon. Ako, pasok na pasok. No, kumbaga, tusok na tusok po tayo sa ating mga spirito. Kumbaga, buhay na buhay sa atin ang mga sasabihin sa atin ng ating Panginoon. So, being broken doesn't need to be always on a negative side. No, yung pagtiningnan natin yung brokenness na parang sira or basag or, you know, you are not whole or ikaw ay unhappy, probably you're, you know, meron kang mga hindi magagandang pangyayari. You know, hindi lamang po yun yung downside or yung ugly or messy na itsura ng brokenness. But yung sinasabi ko po sa inyo, yung ating pagharap sa ating Panginoon, na talagang wala po tayong bit-bit, o kumbaga talagang bukas lang tayo sa ating Panginoon. Para bang yung isang priceless perfume na nabasag, no? No, it hit the floor at nabasag. Pieces everywhere. You know, we can always view these things two ways. No, dalawang bagay na pwede natin makita. We can see that precious perfume wasted, ayan. Or we can look at it at the other side na humalimuyak ang buong kwarto. Tama po ba? So even sa pagharap po natin sa ating araw-araw na buhay, we can always see two things in a different perspective. Sabi ko nga, bitter or better, hindi ba? Kung may kinakaharap ka ngayon, kung may situation ka ngayon, pwedeng sa magkaibang paningin mo yan makita, and I pray makita mo yan in the eyes of God. Pwedeng sa problema mo, makita mo yan, something na pangit, kabigatan, no, problema talaga, pahirap sa buhay, o kaya man, pasan-pasan mo talaga, like that, parang pasan-pasan mo yung daydig. Or you can see these things na in the eyes of faith na isang oportunidad ito para ang Panginoon makakilos sa'yo, makatanggap ka ng mas malaking tulong sa ating Panginoon. I always say na mas malaking problema, mas malaki ang tulong, grasya, at himala ng Panginoon sa atin. You can look at it that way. Or if you don't feel well today, no, pwedeng isipin mo yan na, ha, itong feeling na ito, ganto-ganto, no, eh, talagang ito ay makakabagal sa lahat ng aking gagawin. Or you can actually take a moment to pause, no, and use that opportunity to seek God, tama, makapag-pray ka, di ba, makapag-isa ka, makapagbasa ka ng salita ng Diyos. Palaging dalawang perspective, tama po ba? And you know, our being broken, being yielded to God will always cause us and will always lead us to the Lord. At sabi ng Panginoon sa kanyang salita, yung broken, contrite spirit, these the Lord will not despise, no? So kahit na tayo ay humaharap sa ating Panginoon, whether we are problematic, no, kung gustong-gusto ng Panginoon na humaharap tayo sa Kanya, even in the state of problematic, bakit? Kasi we're gonna call upon Him, tatawag po tayo sa ating Panginoon, makikipag-usap po tayo sa ating Panginoon, tama ba? Or pwede rin humaharap tayo sa ating Panginoon, even yung galit na galit ka, or ang dae mong, kumbaga, nagpupuyos ang iyong damdamin, ano, nag-uumapaw ka sa iyong mga
reaction. Okay, the Lord will not despise you even. Why? Kasi ibig sabihin, you want to open your lives to God. Gusto mong i-blurt it out sa Panginoon. Gusto mong i-open ang puso mo sa Panginoon. Hindi ka tatanggihan ng Panginoon. Even if you come broken or into pieces with God. So I pray na anuman yung state natin, hindi kailangan laging buong-buo ka pag lumalapit ka sa Panginoon. Hindi kailangan lagi kang best foot forward. Hindi. Kaya marami sa atin, you know, when we are in a state na meron tayong pinagdaraanan, ang tendency is to draw away from God or move away from God kasi we're thinking na dapat best behavior lang tayo pag lumalapit sa Panginoon. O kaya man, kailangan everything good and well lang pagka lalapit tayo or haharap tayo sa presensya ng Panginoon. That is not the case. Even in the state of our brokenness, we can always come to God. No, even if you're crying, you're angry, you feel at the downside of life, parang alam mo pinagsukluban ka ng langit at lupa. Yes, pwede kang lumapit sa ating Panginoon sapagkat tutulungan ka ng Panginoon, diringkin ka ng Panginoon at ikaw ay bibigyan niya ng kapayapaan at bibigyan ka ng instruction ng Lord. Amen. Hindi po tayo tatanggihan ng Panginoon even in a state of brokenness. Kaya ngayong maghapon na ito, I don't know kung anong kakabisihan mo. Ngayong maghapon na ito, I don't know kung gaano karami ang mga tatrabahuin mo, how challenging your day will be. Hindi ko rin alam kung alam mo yung mga problema o mga challenges na, you know, nagising ka na daladala mo pa rin. Just leave it to God. Come to God, even in that state na alam mong hindi ako okay eh. Oo, lumapit ka pa rin sa Panginoon. Eh, Pastora Weng, talagang parang hindi na ako makapag-pray kay Lord sa dami ng mga bitbit ko. Yes, lumapit ka pa rin sa Panginoon. Kahit pilit? Oo, kahit pilit. Even in the state, you can come to God because God will never despise you. God will never, you know, turn you away. Amen. So I pray this morning, anuman yung ating mga daladalal, we cast all our cares upon the Lord because He cares for us. So let's pray together, manalangin po tayo. Father, in the name of Jesus, we lift up to you lahat po ng aming mga dalahin for the day, lahat po ng aming kinakabisihan, lahat po, Panginoon, ng alalahanin namin, lahat na rin, Panginoon, Lord, ng mga bagay na kailangan po naming atupagin, solusyonan, Panginoon. Even the things na, you know, they are already out of our hand, Lord, they are yours, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord, na kahit na sa anumang condition namin, Lord, sa kahit na anumang nararamdaman namin, Panginoon, mabuti man o hindi, mainit man ang ulo namin or cool lang kami, Lord, we pray. And we thank you, God, Lord, that you are drawing us near to you. Niyayakap mo kami, minamahal mo kami, Panginoon. Noon. Salamat po sa iyong tulong, salamat po sa iyong grasya, salamat po sa iyong pabor. And Lord, we are all expectant, O God, Lord, that your hand is upon us, O God, never leaving us nor forsake us. We thank you, Lord, we bless you. In the name of Jesus we pray, that we declare in Jesus' name, Amen, Amen, Amen. So God bless you po, and I will see you soon. Bye!